Hello po, sir. First time ko pong mag-send ng istorya, kaya pasyensya na kung magulo po. Kwento po ito ng lola ko sa akin. Taga Siaton po ako. Negros Oriental ang province ko, or mas kilala kaming because of Dumaguete. Sabi ng lola ko, may napakagandang engkantada daw na naninirahan sa bundok dito sa lugar namin. Pangalan niya po ay si Maria Cacao. Doon sa bundok kung saan siya nakatira ay may malaking kuweba na pinamamahaya ng mga unggoy. Ayon sa mga kwento, binabantayan daw ng mga unggoy ang mga ginto ni Maria Cacao, kaya walang sino mang mga tao ang makakapasok dito dahil nangangagat daw ang mga ito. Marami rin ang nagsabi na may malaking barko na ginto si Maria Cacao. Pag pumupunta daw siya sa ibang bansa, yung barkong ginto ang ginagamit niya. Naalala ko pa noon, hindi kami pinapadaan sa ilog pagkabiluga ng buwan, kasi dun daw sa ilog na yon, dumadaan ang barkong ginto. Naging mas matunog pa ang pangalan ni Maria Cacao nung umibig siya sa isang mortal o tao na kagaya natin. Binigyan niya ng yaman ang lalaking kanyang iniibig, dahilan upang yumaman ito. Ayon pa sa kwento, ang bahay ni Maria Cacao ay may gintong kabayo na nakaharap sa bahay ng lalaking kanyang iniibig. Tuwing kabiluga ng buwan, naririnig ng mga taga doon yung takbo ng kabayo papunta sa bahay ng lalaki. Simula din daw na umibig si Maria Cacao, ay unti-unting nagsilabasan ang mga ginto sa bundok namin. May isang daan na daw dito sa amin na pinapangalan ng Crossing Bulawan, na ang ibig sabihin ay daan ng ginto. Yun kasi ang daanan papunta sa lugar kung saan nagsisilabasan ang mga ginto. Yan lang po muna. Maraming salamat po at hanggang sa muli.